Sa mga kamani-magnet, narito na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. Ikaw, kamani-magnet, gusto mo ba nalapitan ka ng swerte? Anong swerte ang gusto mong lumapit sa iyo? Maaari mo bang ibahagi sa atin ang mga pangarap mong swerte na gusto mong lumapit sa iyo? Para sa ganun, maisama natin yan sa ating dasalin at gamit din ang tubig na ito kasama ng dasal at ng pagpaswerteng ritual na dahon ng laurel ay kakapitan at lalapitan ka na ng swerte. Alam mo bang ang tubig ay elemento na nagbibigay ng kaperahan? Kaya naman ang kaluwagan sa pera ay darating sa iyong buhay kung patuloy mong gagawin ang pangpaswerteng ritual na ito. Itong pangpaswerteng ritual na ituturo ko sa iyo gamit ang tubig at dahon ng laurel ay gagawin mo sa tuwing meron kang transaksyon na gagawin, meron kang importanteng gagawin o meron kang isang business na papasukan na gusto mong ang lahat ng yun ay maging matagumpay. Kagamit ka ng piraso ng dahon ng laurel, bubulungan mo to bago mo ilagay sa tubig. Ibubulong mo sa dahon ng laurel ang bagay na nais mong maisakatuparan, matupad at yung swerteng nais mong pumasok sa iyong buhay. Pagkatapos mong ibulong, ay ilalagay mo na ang dahon ng laurel na to sa tubig. Ang pagsasama ng tubig at dahon ng laurel ay katumbas ng samot-saring swerte. Ngunit kapag binulungan mo ang dahon ng laurel, huwag mong sasabihin ang salitang sana. Dahil ang salitang sana ay negative po yan at ayaw po natin papasukin ang negatibong bagay sa ritual na ginagawa natin. Ang nais lamang po nating papasukin ay mga positibong bagay. Kung nais mong positibong bagay ang pumasok sa iyong buhay, ay nais kong bulungan mo ang dahon ng laurel na to ng bagay na pinapangarap at inaasam-asam. Halimbawa na lamang, kakapitan ako ng swerte. Ang swerte ay papasok sa tahanan at sa aking buhay. Ito'y mamnanatili kailan may hindi mawawala at aalis sa aking buhay. Pagkatapos ay ilubog ang dahon ng laurel na yan sa tubig at sambitin muli ang iyong kahilingan. Kakapitan ako ng swerte. Ang swerte ay papasok sa aking tahanan at hinding-hindi aalis magpakailanman. Habang sinasabi mo yan sa dahon ng laurel, titigan mo to habang ito'y nagpapaikot-ikot sa tubig upang sa ganon ang iyong kahilingan ay maibigay. Tili ka ring positibo at isipin ang lahat ng bagay na inaasam at pinapangarap mo ay magaganap sa iyong buhay. Ito'y mangyayari at maisasakatuparan. Ito'y magaganap at lubos mong ikasisiya ang magiging resulta ng lahat. Kung meron ka pang ibang pangarap, ay ibulong ulit ito sa dahon ng laurel bago natin ito ipaikot sa tubig at isama. Magkakaroon ako ng successful na mga anak kung patungkol sa mga anak. O kung tungkol naman sa iyo, ako ay magiging successful. Ang mga pangarap ko ay matutupad. Ito'y aking makukuha. Ang lahat ng pangarap ko ay maisasakatuparan. Ito'y magaganap sa buhay ko. Ako'y masayang masaya at handa nang tanggapin ang lahat ng mga success na darating sa aking buhay. Saka mo to ilubog sa tubig, titigan at ulitin mo ang iyong kahilingan. Ako ay magiging successful sa buhay. Ang mga pangarap ko ay makakamtan. Ako ay masayang-masayang tatanggapin ang success sa aking buhay. Maligaya ako sapagkat matutupad na ang lahat ng aking mga pinapangarap.
Pagkatapos, ang bilang ng dahon ng laurel ay walang bilang. Ito ay didepende sa iyong kahilingan. Kung may tatlo kang kahilingan, tatlong dahon ng laurel ang gagamitin. Kung apat ang iyong kahilingan, apat na dahon ng laurel. Kung anim ang iyong kahilingan, anim na dahon ng laurel ang paiikutin at isasama sa tubig. Sa aking pangatlong kahilingan, magandang buhay para sa buong pamilya at malusog na pangangatawan para sa buong pamilya. Ang aking pamilya ay magiging malusog. Walang sino man ang magkakasakit. Walang sino man ang dadapuan ng karamdaman. Ang buong pamilya ko ay magiging masaya. Ako ay nananalig na sila ay magtatagumpay at magiging masaya. Walang magkakasakit, walang magkakaroon ng karamdaman. Ilubog mo ulit ang dahon ng laurel sa ilalim ng tubig habang inuulit ang kahilingan habang ikaw ay nakatitig sa dahon ng laurel. Ang buong pamilya ko ay magiging masaya. Walang sino man ang magkakasakit. Lahat sila ay mananatiling malusog at ang buong pamilya ko ay magiging masaya. Sino man sa miyembro ng pamilya ay hindi dadapuan ng karamdaman. Ako'y nananalig at naniniwalang kaming buong pamilya ay magiging malakas at masigla. Pagkatapos pong sabitin ang lahat ng kahilingan na to, pagkatapos mong ibulong ang mga kahilingan na yan sa dahon ng laurel, at pagkatapos mong isama ang dahon ng laurel sa tubig na yan, ay ikaw ay magiging masigla. Ang buhay mo ay magiging successful basta't manatili kang positibo at manalig ka lamang dahil ang lahat ng pangarap mo ay magkakaroon ng katuparan. Pagkatapos mong gawin ang pampaswerteng ritual sa dahon ng laurel at sa tubig, ay maaari na itong ilagay sa wealth area na matatagpuan sa southeast sector ng ating tahanan. Ito ang pinakamaswerteng lugar na paglalagyan ng isang pampaswerteng ritual upang maakit ang swerte sa ating mga buhay. Pagkatapos mo pong mailagay ito, hayaan lamang doon sa wealth area ng isang buong maghapon at kinabukasan ay pwede na itong itapon sa harapan ng iyong pintuan. Ang tubig po ay pwede nang ihagis o itapon sa harapan ng pintuan habang sinasabing ang lahat ng pangarap po ay matutupad at mangyayari sa aking buhay. Ang mga kamani magnet na sa bawat bagay na ating ginagawa ay papasukin lamang ay mga positibong bagay. Isipin mo na ang lahat ng bagay na iyong inaasam at pinapangarap ay mangyayari at magaganap. Dahil kapag ang pinapasok mo sa iyong isipan ay puro positibo lamang, ito ay mangyayari at magkakaroon ng katuparan. Kaya't huwag na huwag nag-iisip ng hindi maganda para hindi ito ang ma-attract at mangyari sa iyong buhay. Tandaan mga kamani magnet na ang bagay na ating ginagawa ay magsisilbing gabay lamang. Manatili pa rin tayong nananalangin at kumikilos para tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!